Magsitayo po ang lahat. Resuene vibrante el himno de amor que entona tu pueblo con grata emoción. Resuene vibrante el himno de amor que entona tu pueblo con grata emoción. Patrona del Bicol, Gran Madre de Dios, sé siempre la reina de nuestra región. Patrona del Bicol, Gran Madre de Dios, sé siempre la reina de nuestra región. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumayin yung lahat. At sumaiyo rin. Ngayon po ay nasa huling araw o ikatlong araw tayo ng Triduum Mass para sa karangalan ng Nuestra Señora de Peña Francia. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami magkamit kailanman ng kalusugan at kagalingan sa aming katawan at kalooban, pakundangan sa pagdalangin ng laging birheng si Santa Mariang Mahal, kami naway mahango sa hapis sa kasalukuyan at makinabang sa kaluwalhatiang walang katapusan. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, sa ngalan ng Diyos na nagbibigay buhay sa lahat ng bagay, at sa ngalan ni Kristo Jesus na nagpapatotoo sa harapan ni Poncio Pilato, iniuutos ko sa iyo, ang mga tagubiling ito'y panatilihin mong mabisa at walang kapintasan hanggang sa pagdating ng Panginoong Heso Kristo. Sa takdang panahon, siya'y ihahayag ng mga mapagpalang Diyos, ang makapangyariang hari na mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Siya lamang ang walang kamatayan, ang nananahan sa liwanag na di matitignan. Hindi siya nakita o makikita ninuman. Sa kanya ang karangalan at ang walang hanggang kapangyarihan. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Panginooy dumulog upang papuri ihandog. Sa Panginooy dumulog upang papuri ihandog. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Panginooy papurihan paglingkuran siyang pusa. Lumapit sa harap niya at umawit na may tuwa. Sa Panginooy dumulog upang papuri ihandog. Ang Panginooy ating Diyos, ito'y dapat malaman. Tayo'y Kanya, Kanyang lahat, tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan Niya, kabilang sa Kanyang kawan. Sa Panginooy dumulog upang papuri ihandog.
pumasok ka sa kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang. Umawit ng pagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Sa Panginooy dumulog upang papuri ihandog. Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya'y walang hanggan. Siya'y Diyos na mabuti, laging tapat kailanman. Sa Panginooy dumulog upang papuri ihandog. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dating ang mga taong nanggagaling sa mga bayan-bayan at lumalapit kay Jesus. Nang natitipon na ang napakaraming tao, isinalaysay niya ang talinghagang ito. May isang taong lumabas para maghasik ng binhi. Sa kanyang paghahasik, may binhing nalaglag sa daan at nayapakan, at ang mga ito'y tinuka ng mga ibon. May nalaglag sa kabatuhan, at pagtubo ay natuyo dahil sa kawalan ng halumigmig. May nalaglag naman sa dawagan. Lumago ang dawag, at ininis ang mga binhing tumubo. Ang iba'y nalaglag sa matabang lupa. Tumubo at namunga ng 100 butil. At malakas niyang idinugtong. Makinig ang may pandinig. Itinanong ng mga alagad kung ano ang kahulugan ng talinghagang ito. Sumagot si Jesus, "Sa inyo'y ipinagkaloob na malaman ang mga lihim tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit sa iba'y sa pamamagitan ng mga talinghaga, upang tumingin man sila'y hindi makakita, at makinig man sila'y di makaunawa. Ito ang kahulugan ng talinghaga. Ang binhi ay ang salita ng Diyos. Ang mga binhing nalaglag sa tabi ng daan ay ang mga nakikinig o nakinig, ngunit dumating ang diablo at inalis sa kanilang puso ang salita upang hindi sila manalig at maligtas. Ang mga nalaglag sa kabatuhan ay ang mga nakinig ng salita at tumanggap nito ng may galak, ngunit hindi ito tumimo sa kanilang puso. Naniwala silang sandali, subalit sa panahon ng pagsubok ay tumitiwalag agad. Ang mga nahasik naman sa dawagan ay ang mga nakinig, ngunit nang malaon ay nadaig ng mga alalahanin sa buhay at ng pagkahumaling sa kayamanan at kalayawan, kaya't hindi nahinog ang kanilang mga bunga. Ang mga nahasik naman sa matabang lupa'y ang mga nakinig ng salita. Iningatan nila ito sa kanilang pusong tapat at malinis, at sila'y nagtitiyaga hanggang sa mamunga.
ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Nawa po sa kabila ng medyo may kahabaan ang talinghagang ibinigay sa atin ng Poong Jesus sa Sareno sa umagang ito, nawa ay may naalala pa. May naalala pa ba sa talinghaga? Yan mismo yung ikinikwento sa atin sa Ebanghelyo ngayon. Hindi ko rin alam, no, kung bakit ang bilis. Di ba minsan, no, nagsimba naman tayo, pero sa tuwing lumalabas tayo ng misa o umuwi na, parang nagkaka-amnesia tayo. Wala tayong maalala. Di ba? Kaya nga, patuloy nating hinihingi na ipagkaloob ng Diyos ang grasya na maunawaan natin, maintindihan natin ang mga salita ng Diyos. Dahil ito ay itinuturing nating kayamanan, ang salita ng Diyos, ang grasya na kailangan natin para makapagpatuloy tayo sa buhay na ito. Nung Lunes po, sa kwento ng isang kapitang Romano, hindi siya Hudyo, no? Kapitang Romano, siya po ay nagpakita ng kababaang loob nang siya ay lumapit kay Jesus, humingi ng tulong, hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa kanyang alipin. Yung malasakit niya sa isang alipin para humantong sa punto na bagamat siya po ay may pride, siya ay may posisyon at lalo tigit hindi siya katulad ng mga Hudyo o kalahi, pero nanikluhod, nakiusap, no? Pinakiusap niya ang kanyang alipin at sinabi na, "Hindi man ako karapat dapat humarap sa iyo, ngunit magsalita po lamang kayo at gagaling na ang aking alipin." Pero mo yan, no? Kaya nga sinasabi natin, no? Hindi natin minamaliit at huwag mamaliitin ang panalangin. Huwag po ninyong babaliwalain ang panalangin. Kasi pag humingi o nagdasal ang isang tao sa Diyos nang may pagpapakumbaba, hindi niya ito titingnan kung sino ka o ano ang posisyon mo sa buhay na ito. Ang titingnan lang niya, ikaw ba ay nananalig na kaya niyang gawin ito. Kaya noong Martes, muling ipinaalala sa atin kung sino ba si Kristo para sa atin. Sa pagdiriwang ng kapistahan ng pagtatanghal ng krus o Exaltation of the Cross, sabi po doon, "Gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang manampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan." Hindi, dito pa lang, no? Sa mga nagtatanong po at medyo naguguluhan, hindi ninanais ng Diyos na mapahamak tayo. Pinaparusahan ba ako ng Diyos? Ito na ba yung minsan sinasabi pa natin, karma? Ito na ba yun? Pero sana ngayon malinaw, hindi tayo nais ng Diyos mapahamak dahil mahal niya tayo. Kaya nga nandiyan ang Poong Jesus sa Sareno. At nung Miyerkules, kasunod ng pagdiriwang ng Banal na Krus, ang pagdadalamhati naman ni Maria, na maging si Maria hindi nakaligtas sa sakit, pait, no, na makita mong nagdurusa ang iyong anak, nakapako, sugatan, duguan, at namatay. Namatayan din. Pero ang bilin ni Jesus sa kanyang ina at alagad,
Narito ang iyong ina. Anak, narito ang iyong ina. Yeah. Yung relasyon, no? Nang magpapatibay nito, yung pagtingin natin at pagkapit sa Nazareno. Ano mang pagsubok, gaano man kahirap, manatili tayo sa Diyos. At nung Webes, no, sinabi ni Jesus sa babae na tinuturing na makasalanan, ang sabi po ni Jesus, iniligtas ka ng iyong pananalig. Yumaon ka na, ipanatag mo ang iyong kalooban. Kung talagang napaka-importante talaga na nakikinig tayo Ganun kahalaga ito Kasi mismo ang Diyos ang nagsasabi, ipanatag na natin ang ating kalooban. Ano man ang pinagdaraanan po natin, bagamat iba-iba yung level, iba-iba yung karanasan natin, pero iisang mensahe na magbibigay sa atin ng pag-asa, ipanatag mo ang iyong kalooban. Ang isang taong may malaking pananalig sa Poong Nazareno, nagiging panatag kahit anumang pagsubok ang dumating. Pero yung maliit, kulang o walang pananalig, ang nangingibabaw lagi, takot. At kapag natakot na sa buhay na ito, kahit mali, nagagawa na natin. At kahapon po, no, sa pagbibigay sa atin ng kwento, no, na pagpapatuloy ng misyon ni Jesus, mayroon siyang mga kasama, may mga sumama sa kanya. Ang mga alagad, maging ang mga kababaihan ng sinabi nga po, no, sumusuporta sila sa abot ng kanilang makakaya. At ang sabi, ang ari-arian nila, ang itinustos nila sa pangangailangan ni Jesus at ng kanyang mga alagad. So, maraming paraan para makapaglingkod sa Diyos. Maraming paraan para makatulong tayo sa ating kapwa. Kaya ngayon, nawa po mas naging malinaw sa atin ang kahalagahan ng pakikinig. Ipinagsigawan na po dito, no? Sabi niya, malakas niyang idinugtong, makinig ang may pandinig. Alam, sadyang, sabi nga po, no? Totoo yung mga kwento dito, no? Kasi kahit ang demonyo nasa loob ng simbahan, katabi natin, pilit na ididistract ka. Pilit na gagawa ng paraan para hindi ka makapag-focus, no? Lahat yan ipapasok sa isipan natin habang nagbabasa, ipinapahayag ng salita ng Diyos. Susubukan ng demonyo na, isipin mo yung problema mo. Oh, naku, walang solusyon yan, kawawa yan. Sana po, no? Ipanatag natin ang ating mga sarili. Kayang-kaya ng Diyos saluhin, kunin lahat ng ating mga alalahanin. Pero higit doon ang kanyang paniniwala sa atin. Pwede niya talagang kunin yan, no? Sa kapangyarihan ng Diyos. Gusto mo mawala yung sakit na nararamdaman mo? Pwede yan. Pero mas ninais ng Diyos na samahan tayo, damayan tayo sa mga problema, sa mga sakit na nararamdaman natin. Kung may cancer ka, may cancer din ng Diyos. Kung umiiyak ka, umiiyak din ng Diyos. Wala kang pambayad ng kuryente, tubig, matrikula, wala rin siya. Kasi gusto niya, samahan niya tayo. Mahirap kasi yung gusto mo mawala na lang agad, yung mamagikin na lang, di ba, no?
eh hindi tayo magmamature sa ganon. Hindi tayo lalago sa ganon. Alam niyo na yan, di ba? Kayo po, no, tayo, nakaranas tayo ng hirap. Paano mag-aral noon, kahit walang baon, pinagsisikapan mo, pero doon ka lumago. Doon ka mas naging matatag. Doon ka mas naging, yung pananalig mo naging matibay. Yun ang paraan ng Diyos. At no, sa kapistahan, bukas ng mahal na Birhen ng Peña Francia na ngayon ay Triduum Mass natin, lagi din, no, paulit-ulit din sinasabi ng mahal na Birhen sa atin, pakinggan niyo siya. Pakinggan ninyo ang anak ko. Alam niya kung ano ang dapat gawin. Siya ang mahal na Birhen na tinatawag nating ina. Siya ang nagiging gabay natin para tayo matuto. Kasi kahit ang mahal na ina eh. Diba? Kahit ang mahal na ina, natutunan niyang makinig sa Diyos. Nakaranas ng hirap, namatayan ng asawa, namatayan ng anak. Inihabilin na nga lang siya sa mga taong nagmamalasakit. Pero pinanghinaan ba? Hindi. Siya pa ang naging source of strength ng mga alagad o ng ibang tao. At maging sa ating lahat, nagsisilbing lakas natin para magpatuloy tayong kumakapit sa Poong Jesus Nazareno. Amen? Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, tinuturuan tayo ni Kristo sa pamamagitan ng mga talinghaga. Si Kristo ang nag-aasik ng mga butil ng salita ng Diyos. Tumugon tayo sa kanyang gawain sa pamamagitan ng ating pananalangin sa Ama. Ang ating pong itutugon, Panginoon ng Ani, maging butihin kayo sa amin. Panginoon ng Ani, maging butihin kayo sa amin. Ang simbahan sa daigdig, naway maging katulad ng mayamang lupa na nagbubunga ng tig-isang daang ani, manalangin tayo. Panginoon ng Ani, maging butihin kayo sa amin. Ang mga pinuno ng ating bansa, naway maglingkod sa pamamaraang kalugod-lugod sa Diyos at sa sambayanan, manalangin tayo. Panginoon ng Ani, maging butihin kayo sa amin. Ang salita ng Diyos sa ating buhay, naway huwag sakalin ng mga hindi na itatamang mga ambisyon at pagkamakasarili, manalangin tayo. Panginoon ng Ani, maging butihin kayo sa amin. Idalangin natin ang pagsugpo sa pandemya, pagalingin ang may karamdaman, lalo ng ating minamahal na arsobispo na si Jose, patatagin ang mga kumakalinga sa kanila, at tulungan tayong lahat na maging matatag sa pananampalataya at pagmamalasakit, manalangin tayo. Panginoon ng Ani, maging butihin kayo sa amin. Ang mga yumao, naway masiyahan sa liwanag, kaligayahan at kapayapaan sa kalangitan, at yaong mga nabibigatan sa pagdadalamhati, naway mapatatag ng salita ng Diyos, manalangin tayo. Panginoon ng Ani, maging butihin kayo sa amin. Indulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na hinihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Paghahanda ng alay ay narito po ang alak ko.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen ay magpaging dapat nakalugdan mo ang aming paghahain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan sapagkat siya ang Panginoong kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Masalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong pinararangalan ang mahal na Birheng Maria, bukod mong pinapala sa babaing lahat, ang mahal na Birheng totoong mapalad, na iyong piniling maging ina ng iyong anak noong isugo mo siya bilang aming Mesiyas sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawid ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagan at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo,
May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Buong kababahang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Paghalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapulihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Paghalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Panalangin lang ito.
mapamilang sa kaharian niya. Araw ng bagong silang lugar ng Anghel na masasaya, apostol na dose, buong senyor o rin, ari na sa trono, kanyang alay sambahin. Nazareno, buong senyor po rin, ari na sa trono, kanyang alay sambahin, viva Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Birhen at pagtulad namin sa Kanya ay magpagindapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, asama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Manalangin tayo para sa pagbabaspas. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang sagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang kanilang mga imahin at mga dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang araw po. Sa Padre Jesus Nazareno, sinasamba namin, binibinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, pinarangal ka na. Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin.
Panginoon.